Yo, what's up mga sir? Welcome back sa ating mga balitang basketball. Bago tayo magsimula, i-like muna ang ating video bilang suporta at mag-subscribe na sa mga bago lang dyan. Sa isang interview kay Andre Drummond, mas gugustuhin niyang maglaro sa 90s kung saan pwede nga siyang makipag-away at siya mismo magsisimula ng away o gulo sa loob ng court. At para sa kanya, siguradong magiging masaya iyon. Kung saan sa ngayon ay tila para bang napaka-soft na ng liga, parang kaunting girian lang, makakakuha ka na ng technical foul. Pero kung ating titingnan, makakasurvive nga ba itong si Andre Drummond sa mga panahon ni na Dennis Rodman, Shaquille O'Neal at Charles Barkley? Siya nga ba talaga ay makakasabay sa mga pisikalan? Dahil sa ngayon nga daw ay marami ng bawal sa liga at kaya parang nalilimitahan ang isang manalaro sa kanyang gustong gawin sa ibaba ng ring. Kung saan sa ngayon nga ay konting bangga mo lang sa kalaban ay automatic foul na kagad. At kaya para kay Andre Drummond, upang mailabas niya pa ang kanyang kakayahan at lakas, gugustuhin niyang maglaro sa 90s era kung saan doon ay malaya nga siyang magkipag-boxing sa kalaban. At sa ibang balita, Stephen Curry nagkipag-usap na kina Steve Kerr at Joe Lacob patungkol sa kanilang plano ngayon sa off-season. Kung ano nga ba talaga ang kanilang gagawin? Dahil kung ating titingnan, ay okay-okay na talaga ang kanilang nakuhang 7th overall pick na galing sa Minnesota. At may 14th overall pick pa sila. Sa 7th overall pick pa lang mga sir, sigurado akong makakapili sila ng dekalibreng prospect na pupwede kaagad na tumulong sa kanila. Para mismo kay Stephen Curry, napaka-interesting ng kanilang off-season at marami nga silang mga tatrabahuin patungkol sa kanilang mga potential picks at kasama na nga rin ang kanilang plano patungkol sa pagkuha ng mga free agent kung saan parte nga mismo itong si Stephen Curry sa kanilang pagkuha ng mga free agent. Kumbaga siya nga ay hands-on sa kanyang team at sa mga nakaraang linggo siya nga ay nagipag-usap kina Bob Myers at Steve Kerr at kasama na nga rin si Joe Lacob na lahat naman daw ay nasa tamang paggalaw dahil totoo nga rin yung mga rumors na maaari nilang i-trade ang kanilang mga picks, either yung 7th pick o yung kanilang 14th overall pick, pero sa isang kondisyon, kung sila nga rin ay interesado sa mga ipapalit sa kanilang mga picks. At kaya para sa akin lang, napaka-interesting talaga kung ano ang gagawin ng Golden State Warriors sa July 29 sa mismong draft night. Maging una sa ating mga balitang basketball, mag-subscribe na sa mga hindi pa nakasubscribe. And as always mga sir, mga ma'am, maraming salamat to sa panunod.